On the way na kami now to Western Union in order to get kung ano yung pinadala ni Mr. David Ilagan na tulong for Abeoji'S or Mr. Chang. Ayan. Nagpadala siya ng $200 and that's equivalent to 9,500. Tapos, magdagdag na lang kami ni Stanley ng 5,500 din para magiging 15,000. Okay. I'm sure na makatulong yun para sa rent ni Abeoji'S at kung ano yung mga kailangang bayarin yung mga bills. Plus kung ano yung pang-araw-araw niyang pagkain, mga ganun, since na hindi na siya nakakabenta ng kanyang noodles. Hindi katulad dati na dyan lang siya sa ano sa kalsada tapos dinadagsa na siya ng mga bumibili. Pero ngayon dahil sinira na siya ni Basel, sinira na niya ang kanyang pagkatao at lahat-lahat dahil gusto lang naman niya talaga na maging patas kung ano yung dapat niyang ibigay din na ano na magiging parte niya doon sa pag-vlogs niya. Well, siya pa yung nasira na ngayon dahil siya'y iunisgan ng mga kung sino-sinong mga tao na hindi nakakaintindi. Okay, ang sa kanya lang naman, dahil ginamit siya, hindi niya alam from the start, pero na-realize niya dahil sa ginawa niyang ni Raymond Sevilla na pagbibigay sa kanya ng pera, na-realize niya na meron palang hidden agenda kung bakit binibigyan siya ning itong Hungry Syrian Wanderer ng ano ng kung ano-anong regalo. Eh iba yung regalo, iba naman yung parte niya pagdating sa pag-vlogs dapat. Kasi ang nangyari kasi collaboration na yun eh, hindi naman yung para bang all of a sudden na isang iglap lang may binigyan siyang tao ganun ganyan tapos yun na yun. Eh ito naging collaboration na to eh, ginamit na siya sa iba't ibang mga paraan eh. So ang nangyari tuloy ay elder abuse ito, kasi ang nangyari sa kanya, nagkaroon na siya ng psychological and of course emotional abuse na yun. Kasi tingnan mo nga naman, natrauma na yung tao, hindi natuloy niya alam kung paano niya matustusan yung kanyang araw-araw na pangangailangan dahil sa ginawa ng Basel na to. Okay, sa elder abuse nakalagay doon, kung merong ganyang mga klaseng abuse, you have to expose it. Hindi pwedeng hide, okay? Do not hide, expose it. Yun ang nakalagay doon, by law yun. Kaya yun ang ginagawa ko, kailangan i-expose ko anong ginawa sa kanya ni Basel. Okay, sana naintindihan nyo. Ito na ang Western Union. Makikiparking lang muna kami dito. Okay. Si Stanley na lang muna ang pupunta doon para hindi na ako tapos pipirmahan ko na lang mamaya. Ilagay mo na lang yung ano niya. Oo. Tapos puntahan mo na lang ako, sabihin mo na lang na nandito lang ako, ayaw kong lumabas. Okay, ako lumabas. Gusto ko dito na lang siya, na lang yung ano doon. Dapat pala sa kanya na lang ipinangalan ano, para hindi na ako yung lalabas, para ako pa yung pipila, ako pa yung pipirma, mga ganun-ganun. Kasi usually dapat ibang tao na lang para hindi na ako maabala. Pero andito na rin ako, okay? Anyway, we just came from my lawyer a while ago. So, pinag-usapan namin kung ano yung mga dapat na gawin. Plus, meron din akong mga sariling mga kailangan ko rin ayusin for my documents going to US of A. Okay. So, yun ang mga kailangan gawin ko. Para matapos-tapos na rin. Okay. So, mga kaibigan, yung mga gusto pong tumulong kay Abeoji'S, kasi right now talaga kinakailangan niya rin na maipa-medical. Kailangan din niya ng kung ano-ano mga kailangan pang-expenses niya araw-araw. Kaya nga siya nagtsatsaga noon
na magbenta ng kung ano-ano. Sign. Saan? Eh, maglagay mo yung ano details. Oh. Ikaw ang maglagay ng detail, mag-sign lang ako. Saan ang sasignan ko dito? Yung contact, relationship, ama, complete name of sender. Wala naman siyang sinabi. Oh, ikaw na lang pala, wala naman akong sasignan dito eh. Doon ako magsasign. Pero yan, fill upan mo lang. Wala pa naman eh. Fill upan mo lang muna, mamaya na mag-sign pag andun na. Okay, parang gusto ko yun ah, Apple. O yan, si Stanley ang aking secretary. Kailangan ginagawa yun ng secretary, hindi na ako. Para hindi na ako pipilip-pila pa doon o ano, diba? Ano yun eh, ako yung prinsipe. Tayo ano eh. Ha? Sabi na kanina dapat ikaw doon kumuha. Sinabi ko na ikaw, pangalan mo. Sabihin mo. Prinsipe ako, dapat hindi ako 'yung naglalakad ng mga ganyan. Dapat naka-sitting pretty lang ako. Ginagawa 'yan ng mga sundalo. Oh, ayan. Western Union. Ayun. Okay, bumili ako ng saging. Okay. So habang inaantay ko si Stanley, nandoon siya sa loob ng Western Union. Then kain muna ako. Kain muna ako ng saging. Yan, matagal-tagal. Matagal-tagal, buti na lang meron akong nabiling saging dyan. No? Kain muna ako ng saging. Ginagawa nila. Hmm? Iba naman ang ginagawa ng mga security guard dito. Kumukuha ng tubig. Tama lang yung pagkahinog. Akala ko overripe na. Tingnan nyo oh. Nakatatlo na ako. Pangatlo na to. Yun, puno na. Yun lang pala. Tagal pa. Tagal pa ni Stanley. Tagal pa ni Stanley. Makakailang saging na ako. Baka sa kaantay ko sa kanya, nakakain na ako ng 1 kilo. May git 1 kilo to, almost 2 kilos. Ayun oh. 60 yung per kilo. So worth 100 pesos ito. So almost 2 kilos kasi pag 2 kilos 120. Sige na nga, kainin ko na nga lang lahat. Anyway, what's up, mga tolls? Okay, pag si Stanley, mga katol. Katol, tol, di ba? Mga katol, ibig sabihin, mga kapatid. Tol, pag sinabi kasing tol, parang kapatid yun eh. O, yun. Dami naman. Hawakan mo muna to. Saan? Yan. Ito, gusto ang signature. Ano ako? Nakukunan. Diba? Saan pa? Ito? Oo.
Dahil pong basher eh. ayaw dapat nila. Eh, sabihin mo, baka mamaya, pag lumabas ako dyan, mapapaaway lang ako ng dioras. Kaya iniiwasan ko lang ang gulo. Oh, basta ay ano, kailangan documented lahat para alam nila na ang mga ito ay talagang ano. 460 ka lang. Magkano? 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 Magkano lahat? Ito, oh. 9,391. Okay, pero dinagdagan ko na lang para na magiging 95. Okay? Para maging 95, dinagdagan na lang namin. Tapos 55 ang sa amin ni Stanley. So, 15,000 lahat. Okay. So, once again, thank you so much, David Ilagan. O yan, pakita ko na talagang galing kay David Ilagan, o. Saan ba yun? David Ilagan from Bellevue, Washington, USA. Yun, ipadala sa akin, ha? Mm, yan, o. 9,391, okay? Bali, ginawa ko na lang 9,500. Tapos, dinagdagan namin ng 5,500. So, 15,000 ang para kay Abeoji'S, my father. Ayun. Kasi inadapt na niya ako eh. Inadapt na niya kami. Kami ng mga anak niya. Daughter daw ako. Son daw si Stanley. O, di. Yes. Di Abeoji'S, o, di ba? Di father namin na talaga. At pinagkatiwala na niya sa akin kung ano daw yung dapat na ano gawin ko para sa kanya. O, okay. Pinagkatiwala na lahat. So, parang ano, tatay ko, di ba? Bilang tatay, di ba gagawin mo lahat para lang sa tatay mo? Hanggat nabubuhay pa kasi wala na akong tatay. Nawalan tatay ko nung 15 years old ako. So, ikaw, may tatay ka ba? Walay ka din. O, di kaya kami, para sa amin, napaka-importante rin meron kaming tatay. O, di ba? Yes. May yes, tatay yes, na yes. Kami, may lolo pa kami. Ah, hindi, parang lolo mo na yun eh. O, di ba? Ano, may tatay na ako, may lolo ka. O, di. Double purpose. Oh, di ba? Isang lang lolo, yun. Isang tatay. Isang lolo, isang tatay. Saan ba tayo? Dito kami. So, bukas naman, babalik kami ulit doon. Si Miss Nancy naman, ng ating pandemic hero, Nancy. Ayan, siya naman yung magbibigay. Kaya kung sino yung gustong magbigay din, oh, yes, shout out lang kayo sa amin, ha, sa inbox ko sa Facebook. Ruby Villanueva, open and close parenthesis, Mystica.